Magandang araw! Babasahin ko sa inyo ang kwentong Silaling at ang Lakbay Paaralan na isinulat ni Monsi at iginuhit ni Ara Villena. Makinig na mabuti! Walang katulad ang paaralan namin sa Surigao del Sur. Hindi ito mararating ng bus, maliban na lang kung kaya nitong dumaan sa ilog at bundok. Kadalas ay nasa gitna ng bukid ang paaralan namin. At may sikreto kami minsan. Tuwing kailangan, naglalakbay ang paaralan namin. Noong unang araw ng pasok, muntik na akong matalisod dahil sa kaba. Wala akong kilala, wala akong kaibigan. Ngayon lang ako nakarating sa Hanayan dahil lumaki ako sa ibayong baryo kasama si nanay, tatay at apat kong kapatid. Para makapasok sa dati kong paaralan, kailangan kong tawirin ang maraming ilog at maraming bundok. Kaya naman, inilipat ako ni nanay at tatay dito dahil ilang ilog at bundok lang ang layo ng paralan mula sa tahanan namin. Math ang unang klase namin. Good morning class! Bati ng guru sa amin. Good morning Chair Maya! Sagot ng mga mag-aaral. Ngayong araw, may bagong mag-aaral na dadagdag sa pamilya natin, sabik niyang sinabi. Maaari ka bang magpakilala? Tanong niya sa akin. Lumingon ang lahat sa akin kaya't namilipit ang tiyan ko. Good morning classmates, ako si Laling. Nice to meet you Laling. Masayang bati ng mga kaklasiko. Ang aralin natin sa araw na ito ay multiplication. Kumuha kayo ng isang pirasong papel at sagutan ang seat work na ito, sabi ni Teacher Maya, habang nagsusulat ng mga bilang sa pisara. Naku, pudpud na pala ang lahat ng lapis ko. Dinala namin ni Nanay ang lahat ng gamit ko sa dormitoryo para hindi ko na kailangan tumawid ng ilog at bundok. Pero luma't sira-sira ang lahat ng gamit ko. Mga gula-gulanit na lapis, luray-luray na kwaderno, at kulang-kulang na krayola ang kaya lang bilhin ni nanay at tatay. Ano kaya ang sasabihin ni Teacher Maya? Ano na kaya ang isipin ng mga kaklasiko? Ay nako, sinikap kong isulat ang 15 times 6 pero pudpud na ang lapis ko. Tinapik ako ng katabi ko. Laleng, gusto mo bang humiram ng lapis? Hala, eh paano ba? Garil ko. Huwag kang mag-alala, meron akong ekstra. Inabot niya sa akin ang lapis. Isay pala ang pangalan ko. Laking pasasalamat ko kay Isay. Natapos ko ang seat work sa takdang oras at may bagong kaibigan pa ako. Kasaysayan ang susunod naming klase. Tinipon kami ni Teacher Maya sa isang maliit na silid aklatan sa buntot ng bukid. Ngayong araw, tatalakay natin ang mga manobo. Sino rito ang manobo? Marami sa amin ang nagtaas ng kamay kasama ako. Marami pala kami mga manobo sa klase. Ang manobo ang pinakamalaking pangkat etniko sa Mindanao. Maraming mga manobo ang kabilang sa katawhang lumad. Paliwanag ni Teacher Maya. May makakapagsabi ba kung sino ang mga lumad? Itinaas ng isang bata ang kamay niya at sinabi, tayo ay lumad, Chair. Kibuli, Subanin, Manobo at marami pa. Tayo ang lumad ng Mindanao. Very good, Pepe. Puri ni Teacher Maya. Para mas marami pa tayong matutuhan tungkol sa Manobo, magbasa tayo ng aklat. Get one and pass. Sayang at walang umabot na aklat sa mesa ko. Mukhang kulang ang mga aklat. Gusto mo bang mag-share ng aklat, Laleng? Tanong ni Pepe. Pwede rin ba ako makibasa sa inyo, Pepe? Hiling ni Isay. Laking pasasalamat ko kay Pepe. Nakinig kaming tatlo kay Teacher Maya habang tinatalakay niya ang nakasulat sa aklat. Natutuhan naming ang mga manobo ay nagkalat sa Mindanao. Meron siguro akong pinsan o tiyahin sa bawat baryo. Nabanggit din karamihan sa amin ay magsasaka, tulad ni tatay.
Para sa huli naming klase, dinala kami ni Teacher Maya sa munting bukid. Anong gagawin natin dito, Chair? Tanong ko. Laleng, ang huling klase natin sa araw na ito ay agrikultura, ang pinakamahalaga sa lahat dahil sa lupa galing ang kinakain natin. Magtatanim tayo ng paborito ninyong munggo, hiyaw ni Naisay at Pepi. Tama, puri ni Teacher Maya. Munggo, talong, kalabasa at okra ang ilan sa mga gulay na itinatanim ng mga lumad. Tumambad sa amin ang walong binungkal na lagay ng lupa. Sabik na sabik akong magtanim dahil ang mga kapatid ko lang ang pinapayagan ni tatay na tumulong sa pagsasaka. Unang beses kong magtatanim. Sa bawat lagay, magtatanim tayo ng 15 binhi ng munggo. Kung mayroon tayong 8 lagay, ilang binhi ang itatanim natin? 120, Chair, sagot ko. Napakarami naman. Saan natin kukunin ang mga binhi, Chair? Huwag kang mag-alala, Laleng. Nagdala ako ng sapat para sa lahat. Yehey! Ang bait ni Teacher Maya. Nagtulong-tulong kaming magtanim. Pagkatapos, nagpunta kami sa munting covered court. Naglaro kami ng mataya-taya kasama ng mga mag-aaral mula sa ibang baitang. Tinuruan din kami ni Teacher Maya ng isang awit. Uminda kaming lahat sa awit. Tungkol ito sa buhay ng lumad sa bundok. Umuulan lagi roon, kaya nagtipon sila ng kahoy at dahon para magtayo ng bahay. Masaya siguro sila dahil sama-sama sila. Nang sumapit ang linggo, binalikan namin ang mga tanim para mag-ani. Pumitas kami ni Naisay at Pepi ng maraming munggo habang ang iba ay nag-ani ng talong, kalabasa at okra. Sama-sama kaming tumulong sa mga guro para magluto ng pinakbet. Sarap! Nang kinagabihan, pinagana ng mga guro ang generator para buksan ang mga ilaw. Natapos namin ang mga takdang aralin namin bago matulog. Papikit na sana ang mga mata ko nang may marinig akong kaluskos sa labas. Isay! Isay! Gising! Naririnig mo ba yon? Ano yon, Laleng? Malamlam na sagot ni Isay. Wak! 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 Bumangon ang buong dormitoryo. Tila may nagsisibak ng kahoy. Wak! 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 Mas malakas pa sa kulog. Wak! 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 Pumilipit ulit ang tiyan ko. Mas nakakatakot pa ito kaysa noong unang araw ng pasukan. Laleng, bulong ni Pepi. Mga wakwak ang ping. Ingat, ibig niyang sabihin. Lumingon ako sa paligid, pero tila hindi takot ang mga kamag-aral ko. Mukha silang malungkot. Pumupugad minsan ang mga wakwak sa paaralan natin. Pinapalayas nila tayo sa ating mga lupain, paliwanag ni Pepi. Manahimik na lang muna tayo, bulong ni Isay. Walang nakatulog hanggang umaga. Paspasang pumasok si Teacher Maya sa dormitoryo. Ligtas ba kayong lahat? Teacher Maya! Tumakbo kaming lahat sa kaniya para yakapin siya. Anong ginawa ng wakwak, Chair? Tanong ko. Lumabas kami para silang mababangis na halimaw. Pinunit ng mga wakwak ang mga guhit at proyekto namin sa silid-aralan. Tinupok ng mga wakwak ang mga aklat sa silid-aklatan. Ang pinakamasaklap, sinunog ng mga wakwak ang mga pananim namin. Naiiyak na ako nang niyakap ako ni Teacher Maya. Chair, sinunog ng wakwak ang paaralan natin. Sana ako mag-aaral. Ha? Walang nangyari sa paaralan natin, Laleng. Tumingin kaming lahat sa kanya. Mga silid-aralan at bukirin ang tanging sinira ng wakwak. Ngunit nandito pa rin tayo. Tayo mga guro at estudyante. Tayo ang paaralan.
Tama siya, nandito pa rin kami. Pero ano nang gagawin natin ngayon, Chair? Tanong ko. Magbabakwit, sagot ni Naisay at Pepi. Ngumiti si Teacher Maya. May sikreto tayo. Minsan, tuwing kailangan, naglalakbay ang paaralan natin. Sama-sama kaming nag-impake bago magbakwit. Naiwan ni Isay ang mga lapis niya sa silid-aralan, kaya ipinangako kong ako naman ang magpapahiram sa kaniya. Tinipo namin ni Pepi ang mga nakaligtas na aklat sa silid-aklatan. Ipinangako naming ibabahagi ito sa lahat. Tinulungan din naming tatlo si Teacher Maya na mangolekta ng mga binhi. Sama-sama naming tinawid ang ilog at bundok. Sinuong namin ang mga gubat nang walang takot, tulad noong pinugaran kami ng mga wakwak. Naghawa kamay kami at umawit papunta sa bago naming tahanan. Nang makarating kami sa isang baryo, tinulungan kami ng ibang mga bata na maghanap ng mga silid para sa mga klase. Luma din pala sila. Ipinakilala ako ni Naisay at Pepi sa kanila. Nag-blackby na rin pala si Naisay at Pepi rito noong tinakot sila ng mga wakwak dati. Sama-sama naming hinawa ng isang lagay ng lupang maari naming tamnan ng mga sinagip na binhi. Teacher Maya, babalik pa ba tayo sa lupain natin? Tanong ko sa kaniya. Yumukod siya at niyakap kami. Oo naman, tulad ng mga ninuno natin, magtatanim pa tayo ng mas maraming munggo, talong, kalabasa at okra sa lupain natin para hindi na ito pugaran ng mga wakwak. Kay tapang ng lakbay paaralan namin,